What's up mga vlog? Welcome to my guys! So for today, we will now be learning lessons number 9 and lesson number 10. So we are now, I think, on the last part of our basic lesson 101 for the drum beginners. So, before we start mga beshuap, no? Disclaimer lang po, hindi po ako magaling, hindi po ako expert, hindi po ako professional. But then, I am very willing to share to you guys what are the things that I've learned during my sessions, journey ng aking drum lessons. So, ituturo ko po sa inyo ngayon kung ano po yung mga natutunan ko, mga beshuap. So, I think without further ado, let us now begin with our drum, basic drum lessons 101, lesson 9, and lesson 10. Number 9, and we are on the last two basic drum lessons natin. And for our lesson number 9, so iibahin naman po natin ano, from lesson number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, iba naman po ang ating style para po mas mabilis po tayong matuto for the lessons 9 and 10. For our lesson number 9, ganito po ang ating lesson number 9, mga beshuwap. Right hand, both hands, right hand, both hands, right hand. So, ulitin ko po, gagamitin po natin ang dalawa nating drumstick and ang ating snare, right hand, both hands, right hand, left hand, both hands, and right hand. So, ganun po ang ating lesson number 9. Ulit po ulit. So, right, both, right, both, right, both, right, both, right. Yun. So, ulit. Right hand, both hands. Right hand, left hand, right hand, right hand, both hands, right hand. Good. So, yun po ang ating lesson number 9. So, ulitin ko po. Right, right, both, right, left, right, both, right. So, ayun po ang ating lesson number 9, mga beshiwap. So, ulit. Right, right, both, right. Ginamit po natin na sample ang ating snare. So, ngayon naman po, dadako tayo sa ating hi-hat and snare. So, gagamitin na po natin siya. So, for our right hand, dito po tayo tutugtog sa ating hi-hat. And for our left hand, dito naman po tayo sa ating snare tutugtog. So, patugtugin na po natin gamit ang ating hi-hat with our right hand and snare with our left hand. Right, right, both hands, right, left, right, both, right. So, slow-mo po muna tayo. Lesson number 9. So, medyo mabilis naman po ang ating gagawin. So,
ayun po. We will now learn gamit ang ating right hand and left hand. So once again, ang ating right hand ay para sa ating hi-hat at ang ating left hand naman po ay para sa ating snare. So isasali naman po natin ngayon ang ating bass. So gagamitin na natin ang ating bass. So may tatlong parte po ang ating bass sa ating lesson number 9. At ang unang parte po niya ay sa simula. So sa simula po, instead of right hand lang, gagamitan na natin at i-combine na natin ang ating bass. So, first part ng ating bass ay right-handed bass, right hand, both hands, right-handed bass. So, dun po natin i-insert ang ating kalawang parte sa ating bass. Left hand, right-handed bass. Dun po ang ating ikatatlo na i-insert natin. Both hands and right hand. So ulitin natin, may tatlong parte po ang ating bass sa pag-combine natin sa ating right hand and left hand. So ang una po ay right hand and bass. Right hand, both hands, right hand and bass. Left hand, right hand and bass. Both hands, right hand. So ulit po, right hand and bass. Right hand, both hands, right hand and bass. Left hand, right hand and bass, both hands, right hand. So, yun po yung mga parts natin for the bass. So, kapag pinag-combine po natin, pinaghalo, pinagsama po natin, ganito na po magiging tugtog ng ating lesson number 9. So, apat po ang parte ng ating bass sa ating lesson number 9. So instead of the first sa basic natin na right hand and bass, so twice po natin gagamitin ang ating bass sa simula. So right hand and bass, both hands, right hand and bass, left hand, right hand and bass, both hands, and right hand. So ganun po. Ganito po ang magiging resulta kapag dinoble po natin ang ating bass sa simula. So, that's all for today guys. I hope you enjoy. Ang ating lesson number 10 ay sa next video ko na lang po dahil medyo mahaba pala ang ating lesson number 9. So, once again, thank you guys. Have a nice day. See you on my next video.